Hello mga ka-drone! Welcome sa akin channel. Samahan nyo ako, i-review ko itong bagong drone. Ito yung XT9 drone. Alamin natin kung ano yung bago sa kanya na wala sa iba. Ano yun? Alamin natin yung feature nito na wala dun sa mga nauna kong ni-review na mumurahing drone. Like ni 88 Pro, K99 Max, at si P8, itong pinakahuli. Pero bago yon, magpapasalamat muna ako sa aking mga bagong subscribers and sa mga dati na subscribers. Maraming salamat po sa inyong suporta. And pararamihin ko pa at pagbubutihin ko pa yung aking mga videos in the future. Kaya stay tuned lang kayo lagi. Minsan kasi busy ako and syempre inuuna ko yung trabaho and part-time lang naman tong pag-YouTube. Kaya salamat sa inyong suporta. Shoutout muna tayo. Shoutout sa iyo, Sir Jericho Sumkad, kay Sir Jacob Droner, kay Sir Sar TV Vlog, at kay Sir Jeffrey De La Rosa. Shoutout sa inyo, mga ka-drone. Okay, let's proceed. Itong drone ay naka-box. Drone XT9. Optical flow position. Sa loob ng box ay may bag. Tingnan natin yung drone sa loob. Drone manual and app operating guide. May mga kasama accessories. Prop guards. Charging cable. Extra props, screwdriver, at yung joystick knob. Check natin yung controller. Ito yung camera angle switch, down and up. Then dito yung cellphone holder. Battery compartment, kailangan nyo mag-provide ng tatlong AAA batteries. Next, ang battery. Ito ay 3.7 volts, 1,800 milliamp hours. Flight time is about 7 minutes and charging time is 2 hours. Meron siyang 1 battery, 2 batteries and 3 batteries option. Kaya maganda kung kunin niyo na yung 2 or 3 batteries para mas matagal yung flight time. Okay. Ito yung drone. Inspect natin. Yan yung propeller niya, may kulay orange. Avoidance, nakasulat dito. And ito yung power switch. Inspect natin para makita nyo maigi yung itsura ng drone. Okay, ito yung camera, laser. And F2.8. Yan, ang camera nito is siguro mga 720p. And meron siyang remote control tilt. Okay, ang motors ay brushed cordless motors. And ito yung bago sa kanya. Meron siyang optical flow sensor sa ilalim or optical flow camera.
Yan ang ginagamit para mag-hover siya, mag-steady lang siya in place kapag paliparin nyo indoors. Or kahit sa outdoors, kung mababa lang, let's say mga 2 meters lang ang taas, ayan, gagana pa rin yan. Pero once na mataas na siya, useless na siya. Gamit lang siya pang hover, siguro mga 2 to 4 meters ang taas. Then meron siyang LED light. Ayan, and meron sa harap, yun yung katapat ng laser. Pwede mo siyang i-on and off sa remote. And ito yung battery compartment. Modular na rin yung battery. So, madali na siyang palitan. Okay, buka natin. Ito, meron siyang ilaw dito. And sa likod. Then, yung obstacle avoidance niya is three-way. Isa dito sa side. Ito sa harap. And ito sa kabilang side. Okay, power on natin. Ayun, ang ganda ng ilaw niya. Color blue. Kaya pagka pinalipad natin sa gabi, kitang-kita natin 'to. Okay, may nakasulat na GLX. XT9 drone. Okay, try na natin sa labas. Let's go! Tuturo ko sa inyo paano paliparin tong XT9. Power on muna natin yung drone. Yan, kapag nakita nyo na umiilaw-ilaw na, power on natin yung remote. Okay, tutunog siya, iilaw to. And hindi pa siya nakabind, kung mapapansin nyo, nagbiblink yung ilaw. Kailangan pa natin itaas-baba itong left joystick. Yan. Kapag may steady na siya, ibig sabihin naka-pair na yung drone sa controller. Ngayon naman, connect natin yung drone sa cellphone. Una, connect natin yung wifi. Ang ID niya is Flow 0A6100. Dahil na-testing ko na to nung nakaraan, ayan, auto-connect na siya. Then, punta na tayo sa app. Ang app niya is Wi-Fi UAV. Ito. Okay, ayan, may setting and start. Start tayo. Okay, ayan, meron na tayong video feed galing sa drone. Bago natin paliparin, i-calibrate muna natin yung gyro para pantay yung lipad niya. Ganito lang ang gagawin. Yun. Bibilink yung drone. Then, magbibip. Yan. Pagkatapos nun, okay na siya. Pwede na natin paliparin. Okay, para lumipad, taas lang natin yung joystick. Para mag-start yung motors. Then, off. Okay. Or, itong 1T take-off. Kung mapapansin nyo, yung battery na nakakabit ay puti. Yan yung battery ni
A99 Max, pareho sila. Kaya hiniram ko na lang muna para mas matagal yung flight time. Pwede niya guys, meron tong optical flow. Ayan o. Ayan, napakaganda paliparin yan sa ano, indoors. Pero sa outdoors, hindi nyo naman kailangan ng optical flow. Although gumagana rin siya sa outdoors. Natin yung speed 1. Yan, speed 1 yan guys. Speed 2. So guys, yung camera sa ilalim. Smooth niyang paliparin guys, mas maganda pa kay E88 Pro or kay K99 Max. One key land. Yun, sakto. Tingnan nyo guys yung optical flow. Yan o. Yan o. Gumagana siya. Pag gumalaw, ibig sabihin sinusundan niya yung ilalim. Ibig sabihin, nagpa-function yan. Patayin muna natin yung ilaw. Kita nyo guys, yung headlight. Ayan, patayin natin para makatipid ng battery. Range test natin kung gaano kalayo ito.
Siguro nasa 50 meters na tayo. Huwag nyo masyadong palalayuin kasi hindi to GPS drone. And sa height siguro 50 meters din yung height. Tilt natin yung camera. Yun, kita nyo ba kami guys? Kamusta ang video capture niya? Malinaw ba? Ayan, medyo mayroong konting jello. Hindi talaga maiiwasan yan pag walang gimbal. Taas natin. Natin yung flip. Okay, try natin yung flip. Yon, back flip. Front flip. Left flip. At right flip. Okay, gumagana yung flip. Take naman tayo ng pictures. Ayan, medyo dumilim, kumulimlim. Natin kumakakuha tayo ng magandang picture. Kung gagana tong follow. Okay, click subject. Ayan. Okay, wala na ako sa frame. Pa-follow ba siya? Hindi siya nagpa-follow. Baba natin konti. Ayan, malapit. Try natin. Okay, click na. So, ayaw talaga mag-follow guys. Ayaw mo, wag mo. Okay, ito naman. Parang waypoint flight. Hindi rin pala gumagana. Okay, ayaw din. Okay, try naman natin yung obstacle avoidance. Switch on ko na.
Yan, every time na magbiblink yung ilaw, ibig sabihin nakaka-detect siya ng obstacle. Ay, gumagana yung obstacle avoidance. Nakita nyo guys, napaka-steady niya. Pansin nyo, ayan o. Oh. Tignan nyo guys, ayan o. Oh. Halos di siya gumagalaw. Eh, walang GPS ito guys, ha. Okay, lobat na. Wala tong GPS, pero nakita nyo, napaka-steady niya. Dahil sa optical flow sa ilalim. Okay, lobat na. Doon tayo sa landing pad. Ayan. One key land. So guys, ano sa tingin nyo? Maganda ba tong drone na to? Ito pa lang yung kauna-unahan na murang drone na merong optical flow sa ilalim. Kaya hindi na kayo mahirapan magpalipad. Let's say sa indoors, bigay nung E88 Pro or kahit yung K99 Max, wala yung optical flow. Kaya malikot siya, gagalaw-galaw siyang ganon. Ito, hindi mo na kailangang itrim. Mag-stay in place na siya kasi meron siyang optical flow sensor. So, sulit na kaya itong drone na to sa presyo niya. Nabili ko to ng I think 1,500 with 2 batteries na. Kaya sa mga nagbabalak dyan na bumili ng practice drone nila or first time na bibili ng drone pang practice, check nyo to guys. Siguradong magugustuhan nyo to. So yon, sana nagustuhan nyo tong review ko nitong drone na to. And para sa mga bago lang nadaan sa channel ko, please do like, subscribe, and hit the bell button para maging updated kayo sa mga susunod kong drone reviews. Thanks for watching. Bye-bye.